Salok, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi na ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa sarili. Sabihin na po doon is, kung paano natin inaalagaan ang sarili, is gano'n din po yung ibigay natin sa iba. Po. Gaya ng pagmamahal natin sa Diyos, nais din ng Diyos na iparanas natin ito sa ating kapwa. Ngayon sabi na po ni Pascal, di ba? I-extend, i-share natin kung ano yung mga bagay na matutupin natin sa church. May nabasa po ako sa episode sa isang comment sa NGC po, sabi po doon. Hindi ko po kalala kung sino po yung nag-chat doon, sabi po. Sinare ko po yung Word of God. May mga nag-response, pero diba, nagsin lang. Po. Normal lang po yun. Normal lang po yun, di po. May mga ganda talaga kasi po. Kasi nanay ko pala. So, yun po. May mga ganda talaga pagkakano, pero mas pinakamaganda doon bagay is nakapagbahagi tayo ng ano, ng salita. Kaya nga po, every day, napakasipag po ng ating pastor kasi hindi po niya nakakaligtaan na magbahagi ng salita ng Panginoon para sa atin. Napakabalad po natin dahil hindi po lahat ng pastor is ganun na mag-iingat. Hindi po pinababayaan ng pastor po natin na magkaroon tayo ng kahit isang pagkakataon na makalimutan tayo. Yung gigising ka na sa umaga, pagbukas mo ng Facebook, ay magbukas mo ng cellphone. Kasi normally, pag gumigising po tayo, kung na po natin hinahanap yung cellphone po, tinding na po natin kung sino nag-like ng post natin, sino ang nag-iising natin. So ganun po. Kaya napakaswerte po natin na po. Mahal po tayo ng ating pastor na every day, hindi lang po Sunday na nagbabahagi po siya ng salita po. Yung ganoon din po tayo, no? Bilang naglilingkod, mahalaga din po natin, ibinabahagi din po natin sa iba yung ating natutunan. Hindi lang po natin sinasarili. At nais ko lang po ibahagi isang kwento po. Medyo pabilis na po. May isang babae na ano, nag-graduate siya ng sa kolehiyo. Then apparently, namatay yung parents mo. Namatay yung parents mo. Then, atulak pala siya sa trabaho. Then apparently, natanggal po siya sa trabaho. Then sobrang depressed niya. Umabsis sa tulay, isang tulay. Sabi niya, Panginoon, gusto ko na pong wakasan ng buhay ko. Dahil sobrang dami ko na pong problema. Bigyan niyo po ako ng sign na kung may isang tao nangingiti sa akin sa mga oras na ito, is hindi ko na po itutuloy. Pag-ilat niya ng mata niya, nagulat siya, may taong lumapit sa kanya, pinatak siya sa mga isang niya. Ano pong nais kong ipunto dito, mga kapatid? Ngayon po tayo po is, minsan, may mga tao tayo, hindi natin kilala, is hindi natin lubusan nakakilala, is parang isang pinagkakaitan natin ng, ano ba, hindi natin pinaparamdam sa kanila kung ano yung pag-ibig na ranasan. Basta sinasolo ba natin, kumbaga? Sabi sa ito po. Ito po. So maganda po itong sa verse 1 John verse 4 1 John verse 4 to 20. Ang sabi po dito, ang nagsasabing iibig ko ang Diyos, subalit nabubot mo sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid ng kanyang nakikita ay hindi na kayang ibigin, paano niya ikaiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ngayon nga po sabi ko, mabot ba? Lagi po natin tatandaan na hindi po po pwedeng mahal po natin ang Diyos, subalit may kinainisan po tayong tao, may kinainisan po tayong sino, di po? Kasi ang pag-ibig po ng hindi po gano'n ang turo sa atin ng Diyos. Ngayon, Panginoon Jesus po, bagamat siya ay Diyos, is pinili niyo po magpakatao para lang sa may nindihan po natin yung buhay na para may nindihan po natin kung ano ba talaga yung likas na kalikasan ni Santa. Ngayon, datay nga po pumasok siya sa temple, di ba? Kung siya ka, nagalit ka nung may mga ginawang tindahan yung temple, di ba? Ganun din po tayo, minsan nagagalit din po tayo, nagpapangunahan po tayo ng emosyon natin. Normal lang po yun. Pero huwag po natin hayaan na madala tayo ng emosyon natin. Normal lang po magalit sa mga taong hindi gumawa sa atin maganda po. Sabi nga po sa Ephesians verse 4, chapter 26 po yata, sabi niya. Or 27, sabi nga, huwag gumagbibigyan ng pagkakataon ng Diablo. Okay lang po, mainis po tayo sa mga taong ano, pero
upo natin kaya madala tayo ng emosyon natin. Kung baga makapagsalita po tayo ng hindi maganda. At maging dahilan po yun na para sabihin nila, uy, nagsisimba pa naman yan, sabihin niya magsalita. Diba po? Medyo nakakainis po yun, pero ganun po talaga pag nadadala po tayo ng ating emosyon. So ulitin ko lang po yung sa verse natin. No? Pakibalik lang. So nais ko lang po ulitin naman. No? Ah, before makukulan, last John 3:16. Ngayon, dito po sa Lucas, iba naman po interpretation ni Lucas sa sinabi ng Panginoon regarding sa paano ko makakapasok tayo ng Diyos. Ngayon sa John 3:16, ang kausap ni Jesus doon is si Nicodemo. Nicodemo, si Nicodemo po is that time, is naghahanap. But sa Lucas, isa namang lalaki na lawyer is gusto niya subukin. Magkaiba po yung naghahanap sa gusto kong subukin ng Panginoon po. Ngayon, ganoon din po tayo po. Misan pupunta tayo dito sa simbahan para hindi maghanap. Misan nais po natin subukin ang Panginoon po. Misan pupunta tayo sa church para may maghanap. Ano ba yung hanap natin? Yung kaligtasan nga po natin yung tawag. O yung pag-ibig minsan, ganoon. Pero misan dumarating din sa atin na katulad din tayo ng lawyer sa ating text po. No? Paano ko po nasabi mo? Misan ginagawa po nating pagsubok sa Panginoon yung Panginoon, magsisimba ako, sige po. Pero subukan ko lang po kung totoo po yung mga miracle niyo po. No? Misan ganun po tayo, sinisubok po natin ang Panginoon kung gaano niya kaya ibigay yung mga pangangailangan natin. Sana po kung dumating yung panahon na ganun po. No? And sa panghuli po, so, ayun po. Kaya na po pamahal ang Diyos sa akin, nais ko lang po na sana ma, na ganun din po ang ibahagi natin sa iba na po. Pag sinabi po kasi pag-ibig, malaking part siya ng buhay Kristiyano po. No? Ngayon, kung naranasan natin yung, kung anong pag-ibig naranasan natin sa Panginoon, sana po is i-extend din po natin sa ating kapwa. Po. So, ayun lang po. Maraming salamat po. Ayun, palakpakan po natin ang Panginoon.